Headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Anong atin dyan, Pops Lord? Magpa-file akong protesta, Pops J, dahil wala ka sa listahan ng Forbes wealthiest. Oh, wala ba ako? Oo, sa 2022. Dapat. Halos hindi nga nagbago eh. Halos hindi nagbago yung listahan ng pinakamayayamang mga Pinoy ayon sa latest sa ulat ng Forbes magazine. Kahit na marami sa kanila ay malaki ang nabawas sa yaman. Sa katunayan, ang pinagsamang kita nilang lahat ay bumagsak mula $79 billion sa isang taon to $72 billion sa taong ito. Talaga palang kahit sila ay ramdam din ang epekto ng inflation, pagbagsak ng piso at patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at gas. Pero, ganun pa man, palagay ko ay hindi mo natatakbo sa sanglaan anytime soon ang mga nasa numero uno ng listahan. Ang magkakapatid na C na may $12.6 billion. They've still got it all, ika nga. Pati na rin ang nasa pangalawang pwesto na si Manny Villar at si Enrique Razon sa third spot. Sa ikaapat na pwesto, si Lance Gokongwei at ang magkakapatid na nagpapatakbo ng Cebu Pacific, Robinson Smalls, Jack and Jill at napakarami pang iba. Sinundan sila ng pamilya Aboitiz, Isidro Consunhi at sa ikapitong pwesto, ang lagi may pa-burger na si Tony Tan Kaktyong ng Jollibee. Sa 9th, 10th at 11th place ay ang mga nagmamayari ng sari-sari mga negosyo kasama na ang mga produktong nagbibigay ligaya sa maraming tumador dito sa studiong ito. Si Ramon Ang ng San Miguel, Andrew Tan ng Emperador at si Lucio Tan ng Tanduay. Si Betty Ang, ang may-ari ng Dambuhalang food manufacturer ng Mod Nissin, e bumaba ang pwesto mula 13th place ng isang taon, ngayon number 20. Wala naman siguro kinalaman dyan yung napabalitang pag-isyo ng mga bansa sa Europa na ang isa sa mga produkto na ng Lucky Me Pancit Canton ay may mataas sa porsyento ng pesticide. Pero kahit na, Diyos ko. Sa panahon na pahirap makahanap ng makakain ang mga hindi bilyonaryong tulad natin, nako, eh may pesticide man yan o wala, isasama pa rin natin yan sa kanin. Baka sample lang nga lang itong isang produkto nila. Kape. At yan ang headlines noon, history ngayon. May reply ang tadhana dahil bilog ang balita. Dapat nasa listahan ka pa rin, Pops J. Oo nga eh. Bali, next time. Maraming salamat, Pops Lord!